Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, bandang hating gabi. Pero nang humupa ang apoy, nakita ang mga katawan ng mag-inang Paulina at Rachel Santos, edad 63 at 28. Natrap ang dalawa sa nasusunog nilang bahay. Sabi nung bayaw ko, hinihila niya daw yung kapatid ko. Hindi na nakasama kasi nga malaki na yung apoy. Siya nakatalon. Nagsimula umano ang apoy sa bahay ni Marisol Villelsuela dahil sa napabayaan daw na lutuin nang makaharap siya ng mga kaanak ng namatayan. Sunugan ako pa magsusunog at kasusunugin naman dun yung mga bata. Bago mag-alas 5 na madaling araw, nahanap ang bangkay ng isang lalaking 10 taong gulang. Hindi siya agad nahanap ng mga bumbero dahil maraming lusutan at pintuan sa mga dikit-dikit na mga bahay. Bukas sa tatlong nasawi, tatlong iba pa ang dinala sa ospital matapos masunog ang kanilang mga balat habang tumataka sila sa mga bahay. Patuloy naman ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng insidente. Sunog naman na ang bangkay ng 5 magkakaanak na matagpuan sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Kwento ng mga kapitbahay ng mga biktima, narinig nila nagtatalo ang mag-live-in partner na sina Christopher Moyano at Shirley Abalos bago mag-alas 2 na madaling araw kanina. Maya-maya pa, may nakita na silang usok na lumabas sa bahay hanggang sa tuluyan na itong natupok. Nang maapula ang sunog, nakita ang sunog na bangkay ni Shirley sa banyo. Naroon din ang tatlo niyang anak, edad 3 buwan, 3 taon at 14 na taon. Nasa may pinto naman ang bangkay ni Christopher. Tuluyang naapula ang sunog pasado alas 4 ng madaling araw. Tinatayang nasa 200,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan nito. Inaalam pa ang sanhi ng pagsiklab ng apoy. Ma'am Alegre, GMA News.